simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita na pagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kaya sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Apostol, ni San Juan Evangelista. At napakaganda po nung larawang ipinapakita sa atin nitong minamahal na alagad ni Jesus. Sa huling hapunan, ipinakita po si Juan na nakahilig sa dibdib ni Jesus. Nakadikit ang kanyang tainga sa dibdib ni Jesus. Parang pinagtapat yung kanyang tainga at yung puso ni Jesus. Kaya nga raw po tinawag siyang tapat na alagad. Napakaganda po nitong larawang ito at ito daw po dapat ang larawan ng isang tagasunod ni Jesus. Paano po natin titignan ang mundo sa ating paligid? Titignan natin ang ating mundo sa ating paligid sa pamamagitan ng perspektibo ng pakikinig sa pagtibok ng puso ni Jesus. Ng katapatan sa pagtibok ng puso ni Jesus. Tapat na alagad sapagkat itinapat niya ang tainga ng kanyang puso sa puso ni Jesus. Heart speaks unto heart. Ang kanyang puso nakikinig sa puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus nangungusap sa puso ni San Juan alagad. Tapat na alagad. At dahil sa katapatang ito,
Si Juan, lagi siyang nauuna na makilala si Jesus. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin sa mga kwento tungkol kay San Juan Alagad, narinig po natin na nauna niyang nakilala si Jesus. Noon pong sila ay nasa dagat at meron pong nagsabi sa kanilang pumalaot kayo. Mayroong nagsabi sa kanila na ihulog ninyo yung inyong mga lambat. E buong gabi, wala naman silang mahuling isda. Pero siya yung unang nakakilala, siya ang Panginoon. It is the Lord. Yung Panginoon na nasa pampang. At sa isang kwento muli sa Ebanghelyo, nagmamadali silang tumakbo patungo sa libingan ni Jesus sapagkat ibinalita sa kanila na nawawala ang bangkay ni Jesus. Nawawala si Jesus sa kanyang pinaglibingan. Naunang dumating itong si Juan, sumilip siya sa loob, nakita niya na wala doon ang bangkay ni Jesus. Si Pedro ang pumasok, pero si Juan ang naunang nakakita at nanampalataya. Dahil tapat siya sa pagtibok ng puso ni Jesus, dahil tapat siya bilang isang alagad. Napakaganda po nitong larawan ng pagiging tapat, ng pagtatapat ng puso. Hindi ba ito rin po yung larawan ng isang sanggol na nakakaranas ng kapayapaan sa pagyakap ng kanyang ina? Kahit na mayroong gulo sa paligid, kahit na maingay sa paligid, kahit na madilim sa paligid, ang batang ito, kapag umiiyak, tatahan, kapag inihilig na siya ng kanyang nanay sa kanyang puso. At maririnig ng batang ito, ng sanggol na ito, yung pagtibok ng puso ng kanyang nanay na nagsasabi sa kanya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ito yung pinagmumula ng tunay na kapayapaan. Yun pong katapatan, una po ang ibig sabihin niyan, paninindigan. Kaya nga po, itong si Juan hanggang sa dulo ng lahat, nanindigan, tumindig sa paanan ng krus ni Jesus. Habang yung ibang mga alagad, nagsialisa na, iniwan na si Jesus, itong tapat na alagad na ito, tumindig ng tapat sa paanan ng krus ni Jesus. Yung katapatan, ibig sabihin din yan, pagmamahal. Kaya nga siguro sa kanya ibinili ni Jesus ang kanyang nanay. Sabi niya kay Juan, anak, narito ang iyong ina. At ibinilin din siya ni Jesus na kumakatawan sa atin si Juan, kumakatawan sa ating lahat, ibinilin din siya at ibinilin tayong lahat sa kanyang nanay. At napakaganda po ng pagtatapos ng kwentong iyon, sabi po, isinama ni Juan si Maria sa kanyang tahanan. Ito po yung naging katapatan ni Juan, katapatan sa pagmamahal, katapatan sa pag-ibig. Mga kapatid, ito yung paanyaya sa ating lahat na mga tagasunod ni Jesus. Maging mga tapat din tayong alagad. Itapat din natin yung tainga ng ating puso sa puso ni Jesus na nangungusap sa atin. At mula dito, tingnan natin ang ating mundo. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tibok ng puso ni Jesus, makakapagpasya tayo ng tama. Makakakilos tayo ng tama. Sa pakikinig natin sa tibok ng puso ni Jesus, makapagmamahal tayo, makapagpapatawad tayo, makapagpapasya tayong magbahagi at magmalasakit sa ating kapwa. Pakinggan natin yung pagtibok ni Jesus na nagsasabi sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At dito mararanasan natin ang tunay at lubos na kapayapaan. At tulad ni Juan, manindigan tayo sa paanan ng krus ni Jesus ng may pagmamahal. Sa mga nasusugatan, sa mga nag-iisa, sa mga nalulungkot, sa mga nangangailangan, maging Juan tayo na tapat sa paninindigan at sa pagmamahal. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.